iba ang maligo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naloba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga kapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y kapayapaan sa Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak na Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapistahan ng pagsilang ni Mariyang Ina ng Tanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephratah, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring iyon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang haring iyon ay kikilalanin sa buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita, Poon. Aawitang buong galak, dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Oh.
Magalak ka, Birheng Mahal. Ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y papangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan." Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Bakit natin pinagdiriwang ang birthday? Naisip niyo ba 'yon? Bakit kapag birthday mo, naghahanda ka? Yung iba natutulog ng maaga? Hindi ko alam sa nagsimula 'yung nagsusuot ng pula. Kaya 'di ba pag may nakita ka nakapula, binibiro, "Uy, birthday mo ba ngayon?" Para sa atin, naghahanda tayo pag may birthday. At sa kabila din nun, natutuwa din tayo kapag may bumabati sa atin ng happy birthday. Minsan pa nga, nagkakatampuhan. Kung yung kaibigan mo, hindi ka binati o tinext, nagkakatampuhan pat nagkakasamaan ng loob dahil hindi nabati. Bakit mahalaga? Minsan yung salitang happy birthday lang may dating na sa'yo. Ngayon nga, paiksi na ho ng paiksi. HBD na lang. Tatlong letra na lang. Bakit na-appreciate ng tao pag binabati siya? Kasi nararamdaman na niya, naalala siya at appreciated siya. Hindi ba? Pag yung mga taong malapit sa iyo, binati ka ng happy birthday, you feel appreciated. Sa atin po bilang Kristiyano, pumupunta rin tayo ng simbahan tuwing December 8 dahil birthday ni Maria. Bakit tayo nagpupunta pag birthday ni Maria? Dahil mahalaga sa atin si Maria. Siya bilang ina nating lahat, siya na ina ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. At dahil mahal natin ang mahal na pong Jesus Nazareno, mahal din natin ang kanyang nanay. At kaya nagsisimba tayo para magbigay parangal sa mahal na Birheng Maria sa araw na ito.
dahil mahalaga siya sa atin. Kahit nga ho sa mga ibang simbahan, meron pang mga harana kay Maria dahil mahalaga si Maria sa atin. Pero maganda ring mapansin, no, at sa atin hamon bilang Kristiyano, na mainam din sa ating pagbibigay parangal kay Maria sa araw na ito at pagpapahayag natin na mahalaga siya sa buhay natin, ay hindi lang natin siya babatiin ng happy birthday. Pero ang pinakamahalaga din na siya bilang unang sa mga disipulo din ni Jesus, siya ang unang nakinabang sa biyaya ng pagpapahayag ni Jesus. Mainam din na sa pagbibigay parangal at pahalaga natin kay Maria, natularan din natin ang kanyang halimbawa. At hindi ba yun ang mas mahalaga? Na sa dahil mahal, kumahal natin ang mahal na Inang Maria, nagbibigay parangal tayo sa kanya sa araw na ito, mainam din naman na ang kanyang halimbawa ay ating tularan at sundan. At ang maganda rin makita natin bilang Kristiyano na mahalagang katangian ni Maria ay ang pagiging bukas niya sa plano ng Diyos. Hindi ba ay ang pinakasikat na linya ni Maria sa Biblia, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Bukas ang loob niya sa plano ng Diyos. Bukas at nakikinig sa aral at turo ng Diyos. Siya na disipulo din ni Jesus. Maganda rin sana sa atin bilang Kristiyano, kung mahalaga si Maria sa atin at nais nating magbigay ng totoong parangal kay Maria na ating ina at ina ng mahal na pong Jesus Nazareno, tunaran natin ang ating halimbawa, ang kanyang halimbawa ng pagtalima at bukas pusong pagsunod sa plano at utos ng Diyos. Si Maria na kalakbay natin sa ating buhay. Si Maria na ating ina at gabay. Kung mahalaga si Maria sa atin, sundin ang halimbawa ni Maria. Ang pagtalima sa utos ng Diyos. Minsan, no, naguguluhan tayo. Minsan, pwede tayong mangunahan ng mga takot at pangamba. Tulad din ni Maria, sinuko ang kanyang kinabukasan sa Panginoon. Buo ang tiwala sa Diyos. Kaya maliban sa pagiging bukas sa plano ng Diyos, meron din siyang malaking tiwala sa Diyos. Kung maalala ninyo ang pagpapalitan ng anghel at ni Maria, sabi niya, paano mangyayari ito? Pero pagkatapos nun, sabi ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Minsan, no, sa buhay natin, pwede tayong pangunahan ng takot at pangamba. Pero normal yun. Minsan talaga, papangunahan tayo ng takot, papangunahan tayo ng pangamba at kaba. Pero tulad ni Maria, dahil siya ay bukas sa plano ng Diyos, siya ay may tiwala sa Diyos. Kaya tayo din po sana bilang mga Kristiyano at nagmamahal sa Kanya, hindi lang tayo bukas sa plano ng Diyos, pero higit sa lahat, malaki ang tiwala natin sa Diyos. Dahil ang tao nagtitiwala sa Diyos, hindi pinaasa ng Diyos. Pero ang taong nagtitiwala at buo ang tiwala sa Diyos, pinapasan ng Diyos. Nahahayaan natin na ang Diyos ang gumabay sa atin. Sa nahayaan natin na sarili natin kung nalulugmok na tayo ng problema, kung buo ang tiwala natin sa Diyos, alam natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Dahil alam natin na sa oras na tayo nahihirapan, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay, pinapasan din tayo ng Diyos. Kaya po, dalawang bagay na ito lamang ang pwede nating makita at
subukang isabuhay bilang mga tao, bilang mga Kristiyanong nagbibigay parangal at pagmamahal sa ating mahal na Inang Maria. Kung mahalaga si Maria sa atin dahil birthday niya, huwag lang natin siyang kantahan ng happy birthday o batiin ng happy birthday. Na ang lamanan ng Facebook page at post natin, Happy Birthday, Mama Mary. Sana hindi lang po doon. Kung mahalaga talaga sa atin si Maria, tularan ang kanyang halimbawa ng pagiging bukas sa plano ng Diyos at buong puso na nagtitiwala sa Diyos. Amen. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pagsilang ng mahal na Birheng, makita natin ang nadumating na sa huling yugto ang plano ng Ama para sa kaligtasan ng mundo. Habang siya ay nasa ating tabi, manalangin tayo sa Diyos na lumalang sa Kanya na lubos na pinagpala. Ang ating itugon sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang simbahan naway walang takot na ipahayag ang Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya ng anak ni Maria. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ang mga walang pananampalataya naway lumapit sa Panginoon na nagkatawang tao upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa ating mga ina, naway bigay natin ang nararapat na pagmamahal at paggalang na kailangan nila. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kawan ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Atinawang tanggapin si Jesus sa Eukaristiya bilang Diyos na kapiling natin, manalangin tayo. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, O Ama. Ama, sa Eukaristiyang ito, nagdiriwang ang iyong pamilya na kasama ang pinagpalang Birheng Maria at sina Joaquin at Ana na kanyang mga magulang. Ipagkaloob mo ang inihiling namin bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagpapalat, buhay na kalisa.
magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inaluwal ni Maria nang di bumawas lalo kundi pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging isang inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Thank you.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinapagsalo-salo mo sa piging na banal, sa kapistahan ng pagsilang ni Mariyang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanlibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Pagpalainawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa Birhen Mahal, ay magatid sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Pasiglainawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapagatid sa daigdig ng kadubusang walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ng mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanang magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa
Panginoon.